back again with another episode of Moto Vlog. So, na-miss nyo ba akong mga boss? So, ako hindi. Hindi, joke lang. Siyempre, na-miss ko kayo. So, today mga boss, magkakabit tayo ng RTD LED light sa ating MIUI 125. So, papalitan natin yung headlight nya. So, itong RTD LED light, universal to mga boss. Kahit anong motor, kahit anong brand, pwede to sa motor na inyong motor. Ang gulo. So, yun mamaya, i-unbox muna natin at ikakabit na natin. So, samahan niyo ako mga boss. Mga boss, ito na yung ating RTD light. I-unbox na natin. So, one hand lang tayo. Hawak ko yung isang camera eh. So, ito yung kanyang nilalaman. Meron siyang foam na pang safety. So, ito yung manual. Manual nga ba to? So, manual nga. Basta yun, manual. So, ito na yung ating nilalaman ng box. Meron siyang spring dito. Spring. Meron siyang backplate guide. So, dalawa pala siya. At ito na yung LED light natin mga boss. So, itong backplate guide natin mga boss. Ito na yung pang sa MIUI. So, hindi na natin ito tatanggalin. So, ito na yung LED light natin mga boss. Meron siyang plastic cover na coated na metallic. So, meron din siyang maliit na fan para hindi siya mag-init. At itong metal na to, parang aluminum ata to, para hindi mag-init yung ating LED. So, ayun mga boss, meron din siyang balancer. Balancer ba tawag dito, o adapter. So, ang output voltage nito mga boss ay 9 to 18 volts. So, 25 watts siya mga boss. So, ayan. Meron din siyang headlight wiring dito mga boss na nakalagay. So, ayan kung makikita nyo. So, meron siyang high beam is blue, low beam is white. Tapos, yung ground ng wire natin mga boss ay green. So, yun lang. Madali lang siyang sundan at madali lang siyang ikabit. So, nabili ko ito mga boss dito lang sa amin sa mga motor shop dito sa gilid-gilid dito sa Villasis. Nabili ko lang siya ng 380. So, sa iba, iba-iba din kasi yung price ng mga shop mga boss eh. So, may iba na sa 400. So, meron din sa Lazada na ito mga boss, kaso nga lang medyo mas mahal siya. Siguro nasa 500 plus. So, kaya nagtingin-tingin ako dito sa amin. Yun, nakabili lang ako ng 380 na ganito. So, may meron siyang iba-ibang klase mga boss. Ito kasi tigta tatlo. So, bali anim yung LED niya. Yung iba, isang LED lang sa high beam, tapos sa low beam, tig-isa sila. So, meron pa yung iba, may ibang kulay din. So, ayan mga boss, ikabit na natin. So, titignan natin siya before and after kung gaano siya kaganda. Kung ano yung difference ng stock tsaka aftermarket na LED light. So, ayun mga boss, kabit na natin. Mga boss, tinanggal ko na yung fairing sa ating harapan ng motor natin. So, madali lang naman siyang tanggalin. Hindi ko na siya kinuha na ng video. So, ayun mga boss, madali lang itong tanggalin itong ating headlight. So, ginupitan ko na siya kanina. Tapos, para sumakto yung ating bagong headlight dito sa kasi nga di meron siyang fan yun, di ba? So ikakabit pa rin natin to. So ayan mga boss, ang pagtanggal naman nito mga boss ay madali lang naman. So ayan. Tapos ikutin lang natin ng i-press lang natin at ikutin natin ng counterclockwise. So tatanggal na yung ating headlight.
So ikutin lang natin ng pakaliwa. Press lang natin at ikutin natin ng pakaliwa. Yan. So ayan, tanggal na siya mga boss. So ito na yung ating stock bulb. So ikakabitan natin yung bago. So ito na yung ating bagong headlight na ikakabit natin sa MIUI 125 mga boss. Ang pagkakabit na ito mga boss ay ganun din. Meron naman siyang backplate guide. So madali lang siyang ikabit. Pagkakabit na ito mga boss ay pagka-clockwise naman mga boss. So ayan. Ganyan lang. Ikabit na siya. So sa wiring naman mga boss, ang gagawin ko dito mga boss, itatap ko na lang siya dito. Ihihinang ko na lang siya. Ito yung low beam natin. Tapos high beam natin yung dilaw. At yung black and white is ground. So ayan, ihihinang ko na lang siya mga boss. So sa mga bagong motor pa lang naman, under warranty. So huwag mo muna siyang itatap dito. O kaya sisirain yung wire. Mas maganda itap mo na lang dito sa socket ng ano. Baybayin mo lang, hanapin mo lang to. Baybayin mo lang itong wiring ng headlight natin. So ayan, natatanggal naman itong mga pin na yan eh. Pwede mo siyang ilagay dito sa ilalim. So pwede mo siyang isuksok. So sayang naman kung sisirain mo yung wire mo, under warranty pa siya. Wala yung warranty niya. So ayan mga boss, ihinang na lang natin. Nakabit na natin tong ating bagong LED light na RTD. So ayun mga boss, binalik ko rin tong rubber nya para hindi siya pasukan ng tubig. So kanina ginupit ko pabilog para swak na swak tong ating LED itong sa likod nya, para hindi din siya pasukan talaga ng tubig. So ayun na nga, kanina nga mga boss, hininang ko at nilagyan ko na rin siya ng electrical tape para safe. So ito yung kanyang balancer sa gilid mga boss. Dito ko siya nilagay para mas okay, hindi siya kalat-kalat. At yung kanina mga boss, yung sa stock natin, tinanggal ko siya para hindi siya sagabal. So sa mga bagong motor, huwag niyo tong gagawin para hindi mawala yung warranty ng motor nyo mga boss. So ayan na nga mga boss, susubukan natin yung stock at yung bagong ginabit natin na LED na RTD na light mga boss. So ayan na nga, subukan na natin mga boss, let's go. So ito yung stock bulb natin sa MIUI 125 mga boss. So hindi siya ganun kaliwanag. So ipapakita naman natin yung ginabit nating bagong bulb na LED sa ating MIUI 125.
So, ito na nga yung kinabit na ating bagong RTD LED sa ating MIUI 125. So, ito yung low beam nya. So, ayan, kung makikita nyo, may tatlo siyang LED. So, ito yung sa kaliwa, ito yung nasa gitna at kanan. So, ayan, yung nasa bandang gitna ay medyo nasa focus siya. So, ayan mga boss, ganyan yung ilaw nya. So, try naman natin sa high beam. So ayan. Ayan yung high beam niya mga boss. Ganyan siya kaliwanag. Compare doon sa pinakita natin sa stock, medyo madilim siya. So ayan. So kayo na bahala kung sige mga boss kung sino mas maganda. So ayan na nga mga boss, nakita niyo na yung difference ng stock bulb at yung bagong kinabit natin na RTD na LED light. So ayan na nga, mas maliwanag siya compare sa stock. So hindi ka na malulubak at makikita mo na yung daan talaga compared dun sa stock. So kung nagustuhan mo tong video na to, click the thumbs up button at kung pwede mo siyang gayahin, pwede boss, pwede, approve na approve yan sa akin. So ayan mga boss, sana may natutunan kayo sa vlog na to. Gusto ko lang magpasalamat sa mga bagong subscriber natin dyan. Sana patuloy pa rin kayong sumuporta dito sa channel na to. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay magsubscribe na kayo sa aking channel. So hanggang dito na lang mga boss, at sa mga susunod na video, kung sino yung gusto magpa shoutout mga boss, i-comment nyo sa comment section at i-shoutout ko kayo sa next video. So hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat at ride safe.